Last time na na-discuss natin the differences between the actual costing, the normal costing and the standard costing. Okay. In actual costing, combination tayo ng actual direct materials, actual direct labor cost and actual factory overhead. In normal costing, actual materials, actual direct labor cost and the applied factory overhead, and the standard costing, all types of cost are based on the standard cost. So the main focus of the activity-based costing is on how to compute for the factory overhead. Si factory overhead the last time na nagiging in general ang combination natin for factory overhead equals factory overhead rate times cost driver. Actually, na yung computation natin, naka-base doon sa tinatawag natin na traditional costing. Okay. In traditional costing, tinawag natin siyang traditional costing because traditional yung method natin. Ibig sabihin, medyo hindi na siya applicable sa modern manufacturing processes na wherein ang dami natin mga machinery etc. na traditional, ibig sabihin dati konti pa lang kasi mga baba pa lang technology natin, and the factory overhead is generally based on can be estimated based on the labor, no? Yung parang napakarami natin mga labor, kaya nagiging base natin for computing the factory overhead ay parang nagkakaroon tayo ng correlation, no? Correlation between the labor cost and labor cost, labor hours, and the factory overhead. In traditional costing, we base the factory overhead based on a single cost driver. Okay. So, pwede siyang maging ganito, no? Yung factory overhead rate natin. So, factory overhead equals factory overhead rate times the direct labor hours. For in the factory overhead rate, no, pwede siya maging per hour. Okay, no, factory overhead per direct labor hour. Or, pwede siyang ganito, no, factory overhead rate as a percentage of the direct labor costs times the actual direct labor costs. Okay. Actually, napag yung problem natin, wala namang sinabi kung anong klaseng single cost driver yan. It is assumed na si cost driver is the direct labor hours. No? Or sometimes direct labor cost. Okay. So, ano ba yung parang pinapalabas ng traditional costing? Actually, si factory overhead, based on the definition given, no, na cost concept and cost behavior analysis, factory overhead is composed of indirect materials, indirect labor, and other factory overhead. Ba? Ito yun eh. Okay. While in the other factory overhead, ito, si other factory overhead, wherein the other factory overhead is composed of various factory costs or costs that is related, no? Various costs that are related to factory operations that cannot be considered as direct materials, direct labor, indirect materials, or indirect labor. No? Para nagkaroon tayong residual definition for the other factory overhead. And the examples for other factory overhead are depreciation of the factory building, depreciation of the factory, of the machinery, utilities of the factory building, you know, such as electricity, mga water expenses, maintenance, insurance of the factory building, and yan, no?
Ibig sabihin, ang pinapoint natin dito, parang sa technology natin ngayon, parang isipin natin na anong labong sabihin na cost driver na lahat ng factory overhead ay isa lang, no? So, binigyan na example kanina, yung factory overhead natin based on the factory overhead grade per hour multiplied by the direct labor hours. Or factory overhead rate as a percentage of the direct labor cost multiplied by the actual direct labor cost. Ang lawang isipin na naparami factory overhead, pero parang isip natin na ito, base yan sa direct labor hours. O lahat ng factory overhead, may kinalaman yan sa labor. Hindi, no? And then tayo naka-invento ng panibagong method na wherein the factory overhead should have a breakdown, okay, into various activities, no? Kasi factory overhead natin, for example, itong other, especially, no? Itong other factory overhead, meron tayong factory overhead 1, factory overhead 2, factory overhead 3, etc., etc., no? Napakaraming factory overhead niyan. Malabo na sabihin ng factory overhead 1 ay based on direct labor hours. O ang cost of incurrence sa factory overhead 1 is the direct labor hours. The cost of incurrence for factory overhead 2 is the direct labor hours ulit. The cost of the incurrence of the factory overhead is also the direct labor hours. No, parang labo. In activity-based costing, the factory overhead has, the total factory overhead has a breakdown, no? Of factory overhead according to activities, no? Activities. O yung types of factory overhead. Ano ba yung appropriate cost driver for each type of factory overhead? Okay. For example, sige, ito lang yung problem natin dito, no? Yung problem natin sa assignment. Kung mapansin nyo dito, yung factory overhead natin is 200,000 pesos. 200,000 peso overhead, actually, no, yung traditional costing. Isa lang dapat ang maging cost driver nito. Pero na, no, using the activity-based costing, the 200,000 peso overhead cost is broken down, no? With these types of activities, no, such as materials delivery and handling, inspections, supervision, purchasing. And the appropriate cost driver for each type of this activity is for materials delivery and handling is the number of deliveries. And the inspections, number of inspections is the cost driver. And the appropriate type of cost, the appropriate cost driver for the supervision is the hours of supervision time. For purchasing, the number of purchase orders. So, ibig sabihin, kada factory overhead, merong appropriate cost driver. At yun, una rin is first step, no? The first step of implementing the ABC is to identify the factory overhead items and their appropriate cost driver. Okay. In general, ganun lang talaga siya. Activity-based costing, identify mo lang yung mga ano yung breakdown ng factory overhead na yan, ito yung mga factory overhead items, at ano yung mga appropriate cost driver sa kanila. Then, parang i-apply mo na lang ulit yung traditional costing, which is factory overhead rate, no, shall be computed based on the estimated factory overhead divided by the estimated cost driver. Kaya lang nagkaroon tayong mga individual separate competition for this factory overhead item, a separate competition of factory overhead rate for this particular factory overhead item, etc., no, hanggang sa maubos natin lahat ng factory overhead. Okay.
Kaya lang, bago tayo pumunta sa procedure na yun, ano bang sinasabi talaga ng ABC? Ito na. Based on the definition of ABC, ABC is a systematic costing method that uses activities to allocate factory overhead costs. That uses activities to allocate factory overhead costs and other indirect costs to products. ABC can provide more accurate data on product cost by using multiple cost drivers. Itong malinaw sinabi. ABC can provide more accurate data on product cost by using multiple cost drivers. That reflect more accurately the causes of incurred costs. Okay. In traditional costing kasi, ulitin ko lang, no, isa lang yung cost driver na ginagamit natin. Commonly used cost driver under traditional costing is the direct labor hours. Okay. Under the traditional costing, ito ABC versus traditional costing. Under traditional costing, factory overhead costs are allocated to products by using a single activity or cost driver. In some accounting literature, traditional costing is also called peanut butter costing. No? Ibang tawag lang natin peanut butter costing. Under ABC, factory overhead costs are allocated to products using several activities or cost drivers that are closely related with the incurrence of specific factory overhead costs. Ayun na, no? Parang sasabi ko na rin kanina, factory overhead costs are allocated to products using several activities or cost drivers that are closely related with the incurrence of specific factory overhead costs. Balikan natin yan mamaya, kung ano yung talagang pinaka-basic, no? Basic steps, no? For ABC. Dun sa, on how to allocate the factory overhead, how to classify the factory overhead or how to break the factory overhead into what we call cost pools. Cost pools kasi ibig sabihin ng cost pools. No? In the term natin na cost pools, ito yung group of factory overhead items that that have a single cost driver. Okay. Factory overhead 1, 2, 3, 4, 5. Marami mga factory overhead items. Sabihin natin kung total ang factory overhead items natin sa manufacturing process natin ay mga 25. No, malamang naman na siguro mga 5 dyan. Pare-pareho lang ang cost driver. So instead na kung factory overhead 1, 2, 3, 4, 5 pounds of materials yung ginamit natin na cost driver. No, hindi naman tayo magkocompute ng factory overhead rate or factory overhead 1, 2, 3, 4, 5 na hiwai-walay pa. Since ang objective natin sa activity-based costing is to give each factory overhead item its proper cost driver, no? Its appropriate cost driver. Kung pare-pareho naman ng mga cost driver ng mga factory overhead item na to, pag sama-samayin nyo na lang, 1 to 5, number of inspections, ito yung ginamit natin cost driver, ito yung mga nagiging, ano nila, basis, no? O yung cost of incurrence, o yung cost driver nila. Ibig sabihin, i-total natin lahat ng estimated cost natin for factory overhead 1 to 5 divided by the single cost driver na applicable to 5 factory overhead items to compute for the what we call pull rate. Bale, factory overhead 1 to 5 since single cost same cost driver sila, gagawin natin siyang cost pool. At once nakuha natin cost yung cost pool, i-divide natin yan sa cost driver nila, makukuha natin yung pull rate. Okay, so balikan natin mamaya ang sasabi kong yan. Bago yun, no?
Andaba muna talaga yung pinaka-detalye nito ng steps in implementing ABC. Step 1, sabi, perform process value analysis. Ang sabi doon, identifying value added versus non-value added activities. In the computation, no, wala naman talaga nagiging ano to, epekto. Pero hindi kasi na wala eh, sa theoretical part ng theoretical questions ni APAR, no, sa ABC. Sa APAR kasi lumalabas din siyempre yung cost accounting, yung ABC dyan. Sayang, no? May mga points din na possible na lumabas na for the process value analysis, especially in the MAS. Ano ba yun, no? I-identify natin yung mga activity into value added and non-value added activities. Okay, alam mo yung difference between the value added and the value added activities. A value added activity is a non-eliminable activity that incurs cost but increases the worth of the product to the customer. Ano ibig sabihin ba increases the worth of the product to the customer? Sabi nga din example yung engineering designs modification. For example, nag-upgrade tayo ng gadget natin, no? Yung cellphone natin biglang nagkaroon ng panibagong model. Yung pag-modify ng design, no, ng isang product, nag-incur tayo ng cost dyan, pero ang question, no, meron bang worth yun sa part ng customer? Or mararamdaman ba? O nagustuhan, no, may value ba siya sa part ni customer? Pag ang ginawa mo, no, sa process mo, nagustuhan ni customer o parang mararamdaman niya, doon siya kino-consider as value added activity. Otherwise, na pag activity natin walang pakialam si customer, hindi niya naman mararamdaman, nag-incur ka lang ng cost but does not increase its value to the customers, no, therefore considered as a non value added activity, no. In our example, nasabi ito, materials handling and reward. Ito, mga ano natin, especially reward. May cost yan. No? Ang reward, applicable yun for the defective units. E medyo hilaw pa, kailangan pang mag-incur ng additional dagdag ng materials, additional labor, additional factory overhead, mga ganun. For materials handling, necessary part of the process, but it does not increase the value of the product, no? In ano, in the point of view of the customers, ito materials handling. Kaya palipat-lipat mo yung ano na yung materials din, idagdag labor lang yan sa atin pero sa part ng customer. Walang kwayan. Na? Value-added activity is a non-eliminable activity that incurs cost but increases the worth of the product. A non-value-added activity, nag-cost din yan, pero walang silbi, walang value part sa kay customer. Okay, so to eto na. To illustrate, no, itong 1 to 15, ito yung mga activities, no, for a particular company. And i-classify lang natin yan into value added or non-value added. Okay, number one, developing computer coding for a new spreadsheet package. New spreadsheet package. Developing computer coding, oh, ito syempre, customer, value added na yan, ha? Value added. Number two, painting the office of a maintenance supervisor at a plant that produces cereal. Si customer, ang kinokonsume niya dito, ang product na yung cereal. Ito, cereal. Kahit anong klase pang pintura ang ilagay mo sa opisina ng maintenance supervisor, no? Hindi sasarap ang cereal dyan, no? Kaya ibig sabihin, number two, is an example of a non-value added activity.
Number three, examining a new patient, pasyente ka, syempre, ano pa bang gagawin sa'yo? Kaya yan naging value added. Number four, the 90 minutes that a Boeing 757 sits idle. In term na idle pa lang eh. Wala namang ginawa eh. No? Nasayang lang oras dyan, natumambay lang yung ano, yung airplano, kaya ano siya, non-value added. Number five, moving cases. Parang kanina pa rin yung matira sa Sunday. Kaya lang ito, moving cases, dilipat-lipat mo lang. Paper from one location to another in the same warehouse. Non-value added. Hindi mo pakalihan, palipat-lipat lang naman mga cases. Gaganda ba yung quality ng papel doon, no? Yung paper. So, non-value added siya. Attaching a watch band to the watch space. Relo yan. Siyempre, kailangan mo ng watch band. Kaya ipag-attach doon sa mismong relo, no? Value added. Number seven, reprocessing mail. Dito pala, maling na kagad. Reprocessing mail. Inefficiency na yan. Isa pa. That had been sorted incorrectly. Dala-dalawa yung nagsabi na non-value added to number 7. Number 8, correcting errors made by company personnel in customer accounts. Correcting errors made by company personnel in customer accounts. You know, correcting errors daw. Non-value added. Number 9, upgrading. Yan yung mga term na inabangan natin. Eh. Upgrading the quality, etc. Kaya siya naging value added. Number 10, number 10, attaching the engine to the mower's body. Siyempre, mower yan eh. Kailangan ng engine. Eh. Pag-attach ng engine, isa value added activity. Number 11, installing a new air conditioning system in the executive offices. Yun pa rin yan. Eh. Parang kanina pinunturahan natin ang opisina ng maintenance supervisor. Ito, example pa rin siya. Non-value added activity. Number 12, replacing, sablay na kagad, a defective wheel, non-value added. Number 13, designing and printing, designing, yan, no? Maganda-ganda, no? And printing an owner's instruction manual for a new model. Ayaw, minsan, pag kabibil lang at nawagamit, minsan, inaan talaga natin yung manual na yan. Okay, so value added. 14, moving completed movers to the finished goods warehouse. Ganun pa rin yung moving pa rin. Kaya siya naging non-value added. 15, attaching the handle to the mower's body. Yung 15% tense, ano siya? Value added. Kaya lang sinabing the process took longer than normal because of a worker slowdown caused by the disgruntled employees. Second sentence is non-value added activity. Yung first sentence, okay pa, value added. Pero sa second sentence, naging non-value added na siya because of the longer process. Due to the work, slowdown, no? Slowdown do sa worker caused by disgruntled employees. Okay, so anyway, no? Dinaanan lang natin to pero nilagay natin sa code doon, plus doon sa module natin. Next, step 2. Okay, so ito ah. Step 2, balikan natin kanina. Factory overhead, for example, ganito nangyari. FOH1, FOH2, ha? FOH2. FOH3, FOH4. Dahil natin factory overhead, no? Siyempre, iba-iba na yan eh. Residual na yan eh. Sabihin natin, si 1 and 2. 1 and 2. Ang cost driver niya, ang cost driver na ito, number of shipments. Number of shipments. Okay. Factory overhead natin, no? Bumasa dito sa number of shipments. Okay, ano, ito pa, no? Yung 2. Same lang din, number of shipments. In case na sina factory overhead items, K
kahit ilan pa yan, basta isa lang ang cost driver, pwede nga na pagsamahin. Bali mangyari, for example, FOH1 plus FOH2 equals cost full 1. Ayan, ganyan gagawin natin. I-add nyo lang yung dalawang estimated total cost ng dalawang factory overhead. At yan, magkakaroon ka ng cost pool. Ang cost pool, ulitin ko lang, group siya ng mga factory overhead items with the same cost driver. Pag samasamayin nga ni mga pare-pareho lang naman ang cost driver, ganun din naman ang magiging resulta nun. Divided by number of shipments. Yan. Ganyan ang mangyayari. And the factory overhead rate is now called pull rate. Magiging pull rate na siya. Tapos yung pull rate na yan, i-multiply mo na yan sa cost driver na ma-incur ng isang product. No? Kasi pull rate applicable na sa lahat yan eh. Provided na ang cost driver ay na-incur ng isang product, no? O gumamit ng number of shipments yung isang product. Marami ng product yan. Product 1, 2, 3, hanggang product 10 sabihin natin. Si product 1, nagkaroon ng 10 shipments. Yung 10 shipments na yun, i-multiply mo sa pull rate niya. Na, yung pull rate na kinapit natin. At yun yung magiging allocated factory overhead, no, for the cost pool. No, cost pool 1. Kung magkano i-allocate natin cost pool 1 kay product 1 ay babase sa number of shipments niya multiplied by the computed pull rate. Ganun ang gagawin natin. Okay. Kaya lang, no? Ang sabi kasi, bago mo ma-identify yung mga types of activity, mga ganyan. Ito kasi mga activity, yan, no? Yung mga activity yan, eh. Yung FOH1 and 2. Mga activity yan. Okay, bago mo ma-classify yung mga activity na yan, kailangan i-identify mo muna yung activity. Ito, no? Ilalagsingit lang natin. Types of activities. Kung unit level ba siya? Unit level. Okay, ano pa ba? Batch level. Facility level. Or product level. Ay, ano ba yung mga differences ng mga yan, no? Basahin natin, sinabi natin definition for a unit level. A unit level activity is performed, no? Ito, unit level activities are performed each time a unit is produced. Or unit level activities occur every time a service is performed or a product is made. Okay. So, sa unit level activity, ang example, kung bibase natin sa definition na sinabi, activities occur every time a service is performed or a product is made. Pag gumawa ka ng isang unit, for example, production of one unit, one unit lang, isang unit ang ginawa mo, ano-ano yung mga activity na pwedeng mangyari? No? Isa lang ginawa mo, pero may mga ginawa ka ng activity. Natapos yung isang klase ng, o yung mga gantong klase ng activity. Ano-ano yung mga yon? Examples? Ito mga examples, ha? Yung application or yung mga issuance of direct materials. Isang unit, syempre, gagamit na kagad ng mga units of direct materials yan. Ha?
nag-up na ano ka na kagad yan, nag-apply ng direct labor. So, pwede rin mga indirect materials na dyan na rin yan, etc. Basta marami yan, no? Okay, pati mga activity natin, no? Sa mga machine hours natin, direct labor hours, examples of unit level activities. Gumawa ka na isang unit, pero ano na yung mga activity na pwede mong sabihin na natapos na? Yung mga activity na ina-apply per unit, di ba? Nakapag-apply ka ng direct material sa isang unit, gumawa ka ng isang table, siyempre, nag-apply ka ng direct labor dyan. Ibig sabihin, tingi-tingi yung mga activity ito, yan ang mga unit level. Okay. Ano pa kaya? Yung next type of activity is the batch level. Ano yung mga, ano ba sinabi sa batch level? Batch level activities are performed each time a batch of goods is handled or processed. Okay. Ibig sabihin, pag ginawa mo yung activity na yan, isang batch na kagad yung madadamay. For example, batch level activities. Shipments. Kung nag-ship ka naman ng mga product, hindi naman pa isa-isa yan eh. Di ba? Pag nag-ship ka, kay customer na to. Mag-ship ka ng marami yan. Per batch yan. Order processing. Product order processing, ganun din. Ha? Huh? Packaging. Pag nag-package siya, hindi lang man isa, tapos na, no? Depende ganun. Pag pinakish mo, lahat-lahat yan. Eh, ito yung mga sample natin ng batch level activities. So, pag ginawa mo yung mga yan, ibig sabihin, isang batch na ng product yung nadadamay. Kaya siya tiyawag the batch level activities. So the third type of activity is facility level. Definition ng facility level. Ito. Facility level activities are performed to sustain a facility's manufacturing process. So, facilities, manufacturing process. Ibig sabihin, yung activity na yan, na cover niya na yung buong facility. For example, yung mga maintenance, no? Maintenance of a facility. Ayan. Yung mga kasama ni mga safety calls, etc. Basta nadama yung buong facility. Boom building. Facility level na yan. Product level activities are performed to support production or sales of a specific product type. Ito, once nagawin mo yung product level na yan, buong product line na, buong product na, regardless of the location, no? Regardless kung kailan siya produce. Basta lahat ng ganyang klaseng product madadami na was mo gawin yan. No? Parang pinamalaki sa ako. Eh. Example, advertisement. Ayan yung best example natin ng product level. In-advertise mo yung ganitong klaseng product. Hindi ibig sabihin yun, i-advertise mo isang peraso lang. No? O kaya, after ma-deliver yung isa, okay na, yung isang batch, okay na rin yan. Hindi. Pag in-advertise mo yung gantong klaseng sabon, no? Ibig sabihin, itong sabon na yan, sa buong bansa na yan, for example, buong mundo pa kung nasakop yan, yan na yung dinamay mo. Lahat ng ganyang product, lahat na naproduce na ganyang product, sakop na yung product level activities. Okay, so, bago tayo mag-proceed, meron tayong binigay ng ano dito, illustration, or identifying or determining the activity levels. Ito yun. 1 to 11. Determine the appropriate level for each of the following activities.
indicate whether the activity is unit level, batch level, product level, or facility level. So for number one, equipment setups. Nag-setup pa ng equipment. Ba't ka nag-setup? Kasi magka-produce ka ng maramihan. Batch level yan, no? Batch level. Machine hours. Sa machine hours, ibig sabihin, unit level na para sinabi natin kanina. Pag nag-produce ka kasi ng isang unit, ano na yung mga activity na pwede mong sabihin na natapos na? Isa lang, kahit isa lang. Siyempre, nag-apply kaya. Kunwari, itong isang unit na yan eh. Huh? Parang sinalang mo na siya sa machinery na sabihin natin, 2 hours, itong product na to. Na, malaking product yan, 2 hours. Isang unit lang. Ayan, na. Kaya siya naging unit level. Plant supervision and landscaping. Plant ang pinag-uusapan natin, kaya siya naging facility level. Indirect materials, ganun din. Na, ina-apply natin yan per unit, kaya siya naging unit level. Prime cost. Eto na, baka bigla kasing ano, alam, hindi ko siya maalala na sinabi ko na sa inyo. Ano ba yung prime cost na yan? Yung total manufacturing cost natin kasi sa mga product, no? Ang composition niya, sina direct materials, okay? Direct materials, direct labor, and factory overhead. Ayan, yung tatlo pa rin. Yung prime cost ay yung combination of direct materials and direct labor. Pinagsama ang direct materials and direct labor. Prime cost kasi sila yung primary cost ng isang product. Dagdag na lang yung factory overhead. Parang ganun eh. Ganun na nangyari. Okay na. Ayan o. Yan yung prime cost. Yung conversion cost naman. Na conversion cost. Ito yung cost needed to convert the direct materials into finished goods. Meron kang direct materials, gagawin mo finished goods. Ano kailangan mong cost? Yung dalawa. So, ang conclusion natin, prime cost and conversion cost share with what type of manufacturing cost? Ito. Yung same manufacturing cost na nag-share yung dalawa, prime and conversion, si direct labor. And parang ito yung, ano, yung naging mutual friend ng dalawa, no? Pareho sila, oh. Direct labor, yun ang ano. Sige, so, city cost at winery, of prime cost, ganun pa rin, direct materials and direct labor, direct level activity. City cost at winery. Winery yung usapan natin dito. Facility level. Packaging and shipment. Batch level. Truckload. Shipping cost. Shipping yan, no? Pag nag-ship ko, marami yan yung batch level. Advertising. Product level. Building. Buong building na. Building maintenance cost. Facility level. Heating, lighting, and security. Oh, hindi mo naman ilawan sa braso lang, no? Ang ilaw mo siyempre, o yung kailangan mong bigyan ng security, buong facility. Level, facility level. Number 12, bottle and cork cost. Materials pa rin yan. Direct materials, unit level. Designing and changing, baguhin mo yung itsura ng product. Product yun. Hindi pwedeng pagkabago na isang batch. Yun lang babagoy mo, no? Buong product na yan. Product level. Development, cost of no after dinner wine. Oh, bagong klase ng wine to. So, ano siya? Product level. Product order processing, batch level. Tasting and testing costs. So, for example, gumawa ka ng ano? Na bagong alak nga kanina, no? Ito yung wine. So, anong gagawin natin dyan? Siyempre, i-taste mo muna, di ba? Anong klaseng, ano yan, level? Hindi naman pwede sabihin unit level, no? Titikman mo sa isa yan. No? Ibig sabihin,
Kung marami naman ang ginawa yan, isa lang naman ang tikmang mo, syempre, i-represent na ang taste yan, yung lahat ng units na pre-reduce natin, na tasting and testing cost examples. Oh. Batch level na. Buong batch na yun. Ano yan? 16 batch level. Anyway, nandiyan pa rin naman ang sagot siya. Diyan tayo na sa pinaka-content na activity based costing. Sabi, step 3, calculate predetermined overhead rates for each identified activity. Predetermined overhead rate equals estimated overhead cost divided by estimated activity level. Yan yung sinabi natin kanina. Magkano yung total overhead cost? Ano na to ah? For each activity na yan. Didibate nyo sa applicable cost driver. Step 4, allocate overhead cost to the products on the basis of predetermined overhead cost, overhead rates. Okay. In summary, ABC is a two-stage allocation process. First, overhead costs are traced to activities. And alamin nyo muna activity. Then, overhead costs are allocated to products on the basis of activities performed by a particular product. Example natin sa module kay Corona Company, pero dahil may solution na yan, no? Pwede nyo namang hangin na lang ito, basahin na lang ito, isosolve ko na lang yung nasa eto, assignment. Pero sige, solve na lang muna natin. Bigyan na lang ako kasi wala naman ng instruction sa assignment na ito. Eh. Wala pa akong binigyan deadline or any details, no, about the assignment. Kaya solve na lang natin itong problem 3. Assignment. Problem 3. Rambulan Construction Manufacturers and Installs Standard and Custom-Made Cabinetry for Residential Home. Last year, the company incurred 200,000 in overhead cost. Total na to, 200,000 pesos in total overhead cost. After implementing activity-based costing, the company's accountant identified the following information. Given activity, allocation-based, proportion of overhead cost. Ito yung mga activity natin na from materials delivery and handling to inspections to supervision to purchasing. And allocation based, number of deliveries, inspections, supervisor time, number of purchase orders. At ito yung proportion of overhead cost. Anong silbi neto na yung pagbibigay natin ng ano ng proportion of overhead cost. Ito kasi yan, yung 200,000 pesos. Ilagay lang natin dito. Note natin total overhead cost. Total overhead cost. Total FOH. Total FOH, 200,000. 200,000 pesos na yan. Sabi, ito yung mga activity natin. Parang ito yung mga, factory overhead items, yung materials delivery and handling, inspections, supervision and purchasing. For materials, delivery and handling, sabi 30%. Kaya 30% of 200,000 is 60,000 pesos. 25%, 50,000. And that 20%, 40,000. 25% ulit, 50,000 pesos. Total, 200,000 pesos. Same lang naman, no? Okay, no? Brinigdan lang natin 200,000 yan. Yan na, ito yung mga factory overhead items. Parang sabihin na natin sila na rin yung mga cost pool. Ha? Yan na yung mga cost pool. Ito mga items na to, ang mga cost driver nila, sina
deliveries, inspections, supervisor time, purchase orders. Kaya ibig sabihin, ang gagawin lang natin dito, ha? Ito kasi yung mga product natin. The number of activities for standard and custom-made cabinets is as follows. Given, yung mga number of deliveries, inspections, hours of inspection time, number of purchase orders, etc. No? Silang dalawa lang yung product natin. In short, dalawa lang yung product natin dyan. Ang mangyari dito, i-allocate natin. I-allocate natin yung mga activity na to, factory overhead, based on the actual based on the actual cost driver used by each product. Ayun eh. Tuloy lang natin problem, sabi, during the past year, Rambulan accepted a customer order for a set of custom-made cabinets that would require the following. Ito talagang, ito nga hanapan natin, ah. Yan na yun. Itong customer order ng custom-made. Sa ngayon, ito, yung parang gagamitin natin yung mga total na to. Kasi ito yung actual order na to, eh. Yung 3, tapos yung order na yan para sa product na to. Ito, ah. Ito lang yung mga nagamit yung cost driver. Pero ito yung mga factory overhead natin. So, ngayon, ang pinakatanong kasi natin dito, number one, how much overhead should be applied to the above customer order? Ito yung customer order. Ang gagawin lang natin sa number one. Sa number one, ang requirement lang dyan is the factory overhead applied, factory overhead applied to the above customer order. Ano ba mag-compute dyan? Isa-isay natin kung ito yung mga activities. So, hahanapan natin si customer order, ito yung order ng customer, yung product na yan, kung ano-ano yung na-incur nilang factory overhead based on the cost drivers na for these activities. For example, si number of deliveries, tatlo daw na gamit niya. Inspections, 5. Supervisor time, 5. Number of purchase orders, 3. Ayan. 3, 5, 5, 3. Ito yung mga cost driver. Cost driver na to. Ito yung naging cost driver ng product natin. Okay. So, kung ito yung cost driver for each activity of the customer order, ang gagawin lang natin, driver, i-multiply lang natin sa pull rates. Eh, ang tanong, ha? Ang tanong natin dito, ano-ano yung mga pull rates natin? Ano yung pull rates? For materials and handling, materials handling, okay, no? For materials handling, ang sabi, ang cost driver niya, number of deliveries. Si number of deliveries, ang total niya, ito yung 200 saka 100. Sa lahat ng klase nila, basta ang total number of deliveries estimated
no, for the period is 300 deliveries. At ang total estimated materials delivery and handling costs for the period is the 30% of 200,000, which is 60,000 pesos. Kaya ang gagawin ko dito, no, i-divide ko yan sa 300. Same with the inspection. 600 plus 400 equals 1,000. Supervisor time, 1,800 plus 22 equals 4,000. Number of office orders, 1,000 plus 1,000 equals 2,000. Yan. Hindi natin kailangan total yan, eh, kasi hiwa-hiwalay naman to. I-divide ko lang itong mga, yan, no, yung mga activity cost natin. Divided by individual cost driver, and eto na si pull rate, no? At ang pull rate na yan, for example, sa materials delivery and handling, 200 per delivery yan, 50 per inspection yan, 10 per hour of supervisor time yan, tapos 25 per purchase order. Kaya ang gagawin, kung ilan man ang kung ilan man ang cost driver ng customer order na tayo, i-multiply ko ito sa mga pull rate. And wala. Ano lang special. At yan na. Ito na yung mismong FOH niya. Yan. Kina. Yan ang nangyari. I-multiply na lang natin yung driver multiplied by the cost rate. Apple rate equals the factory overhead. And yun na, si factory overhead. At ang sagot dyan ay 975 pesos. 975. Next question. What is the total product manufacturing cost for the above customer order? Ano yung total cost niyan? Number two, total cost niya ito. Total cost of the customer order is direct materials, direct labor, and factory overhead. DLFOH. Direct materials, given na yan, ito, 2,700. So, 2,700, direct materials, direct labor, nandiyan na rin, 375. Add na lang natin ito, kinumpit natin, 975. At, ayan na, no? Yun yung pinakasagot natin. 2,7 plus 375 plus 975 equals 4,050. Yan yung mga sagot. Number one, total overhead cost applied to the above customer order is 975. Number two, what is the total manufacturing cost for the above customer order? 4,050. Okay. So, sige, na para ano na lang din, baka magkaroon kasi ng difference in the solutions, no? I-discuss ko na lang din tong nandito. Yung Corona Company. And step by step na para makuha na lang din natin na step by step si Corona Company. Okay. Corona Company. I know, no? Ito na lang pala. Baguhin ko na lang si TikTok na lang. TikTok. Masulad ako kasi ito. Kasi, ano siya, comparison ng traditional
and activity-based costing yun si TikTok company. Okay. Ano pang ano dito? Department. Determine the overhead cost to be allocated to each product using traditional costing based on direct labor and activity-based costing. TikTok company incurs 800,000 in manufacturing overhead costs. The company has been allocating overhead to individual product lines based on direct labor hours. Ito sinabing has been allocating overhead to individual product lines based on traditionally based on direct labor hours. Ito yung tinatawag natin na traditional way niyan, no? Traditional costing. So, paano siya nag-apply ng factory overhead? Binibase niya dati sa direct labor hours. Traditional yon. So, ibig sabihin, bago ko ituloy yan, in traditional costing niya, traditional, si total FOH na 800,000, i-divide ko lang yan sa single cost driver. Single cost driver. Sa single cost driver niya dito, si direct labor hours. At ang direct labor hours niya, yung 40,000. Ayan. Okay. 80,000 divided by 40,000, ito, no? I-divide lang natin yan dyan, equals 20, no? 20 pesos. 20 pesos is the application rate, no? Factory overhead rate. Minsan na-encounter ko sa mga books, ang tiyatam natin dito, plant-wide rate. Plant, no? At yan. Plant-wide rate. Minsan pang kalahatan na. Yan yun. Traditional na peanut butter costing yan. Yung bang tawag natin sa traditional costing? Peanut butter. Hindi ko lang ba tinawag ng peanut butter yan? Ewan ko, no? Ba't ba peanut butter costing yung tinawag natin sa traditional? Pero parang pinapalabas na na eto lahat ng product, isang spread lang, no? Isang spread lang. Isang allocation lang. Ha? Eh, ba't hindi yung mga, ano? Marami naman pwedeng palaman, no? Basta, hindi ko na ano na, basta peanut butter costing yung traditional. Ayan, no? Siningit ko lang kasi minsan na-encounter natin yan, eh. Yung mga ganyang klaseng question, no? What is the another term for traditional costing? Tagod doon, no? Peanut butter costing. Peanut butter costing. So, ayan na. Traditional, itong rig natin. In ABC, activity-based costing. Ito na nga lang, oh. ABC. Depende yan, no? Ano-ano ulit yung mga cost pool o yung cost driver. O, naka-cost pool lang nga ito, no? Kaya lang nilagay na lang amount. Yung mga amount natin in cost pool, 300,000, 300,000, and 200,000 pesos. Ito yung amount, no? Amount in cost pool. Okay. Amount in pool na lang. Amount in pool. Tapos, ilagay tayo dito ng driver, cost driver nila. Driver, 40,000, 1,000, and 500. Then, yun na, no? Magkakaroon tayo ng pull rate. Pull rate, i-divide lang natin to, yung estimated overhead per item.
question mark na naman. Divided by 40,007.5. Per 300,000 over 1,300. 200,000 over 500,400. Ano ulit 7.5 per direct labor hour. 300 per batch. 400 per shipment. Ayan ang mga pull rate natin, no? Ayan, singitan natin. 7.5 yan per PLH. Per batch. Ito naman per shipment. Ayan. Huwag na yung total, no? Walang kinalaman yung total dyan. Basta ito na yung mga ano natin. Now, no? I-solve na natin. Sabi, ibaba ko na to. Basta ilang difference, no? Sa traditional, isa lang ang rate. Ito, tatlo. Dahil tatlo yung activity. Ang tanong lang kasi dito, yung allocated overhead. Using traditional, sa, eto yun. Ano-ano ba? Sabi to each product. Bato. Product X, Product Y. Ayan. X and Y. So, itong gagawin natin. First, factory overhead item, yung direct labor hours, no? Cost driver na to. Sa DLH, ang nagamit ni X, ito, lagi na lang natin dito, X na lang, is 2,000, eh? 2,000. Okay. X, dahil traditional tayo, 20 per hour yan. Kaya ang aalamin lang natin kung ilang oras ang ginamit nila. Si X, 2,000 per labor hours multiply by 20 pesos. Ganun lang, no? Ano na mangyari? Si Y naman, magiging ano lang natin dyan, 1,000. 1,000 DLH times 20. Ganyan ang magiging ano? Bali kay X, 2,000 times 20 equals 40,000. 1,000 times 20 naman kay Y. Ganyan ang gagawin. Ayan na, no? Ganyan ang ginawa natin. Ganyan lang magiging solution natin. 40,000 and 20,000 pesos. Yan ang pinakasagot. 40,000 and 20,000. Yan lang, ha? Okay, yan yung pinaka-solution natin. 40,000 and 20,000. Yun yung sagot sa number one. Next is using ABC. X, for product X. Ah, ganito mangyari dyan. Dahil tatlo na yung item natin, ang pinakatanong, no, kung 7.5 per hour yan, for example, ang tanong, no, ilang oras yung ginamit niya? 2,000. Tapos multiply natin sa 7.5. Yung pala, no, kanina 20 pesos. Pangkat ni lahat na kasi ni traditional costing yan. Eh. Yan pala, parang 7.5 lang pala out of 20 pesos yung ano, yung talagang pinapagalaw na cost driver na direct labor hours. Kaya talagang ano eh, hindi na accurate na yung allocation natin na binibase on na single cost driver. Kaya tayo sa ngayon na puro ABC. 2,000 times 7.5, yun na yun. Tapos, Y, sige ko lang dito, ilang oras ang ginamit ni Y? 1,000. Multiply natin sa 7.5. 5. CX, next na cost driver niya dyan,
yung number of batches. Tapos ang rate 300 per batch. Kaya ang tanong, ilang batch ang nagginawa ni H dito, no? 20. 20 batches multiplied by 300 per batch. Ganon din kay Y, ilang batch ba yan? 100 batches, no? Multiplied by 300. At kay X, na yung pangatlong pull rate natin dito, 400 per shipment. Kaya ang tanong, ilang shipment? 2 shipments daw. 2 shipments times 400. At si Y, ilang shipment ang ginawa niya? 150. 150, multiply na lang natin ng 400 din. Okay, so si X, complete na natin. X by 2,000. 2,000 times 7.5. 20 times 300. 6,000 yan. 2 times 400 equals 800. Kay Y naman, 1,000 times 7.5 equals 7,500. 100 times 300 equals 30,000. 150 times 400 equals 60,000, no? 60,000 siya. 150 times 400 equals 60,000. So, ang total natin ngayon dito, no? Magiging total ay ayan. For product X, total allocated overhead equals 21,800. And same with Y, no? Total allocated overhead equals 97,500. I-note nyo na lang dito kasi tanong lang natin dito, determine the overhead cost allocated to each product. Kaya nag-isagot natin ito. Ang pinaka ano lang natin siya, babantayan nyo lang. Mamaya kasi yung tanong, total cost gaya kanina, no? Isinold natin para na kanina. Pag ang total cost kasi, hindi lang pagkatapos ng compute nito, yun na. Ang kinampit lang natin dito, yung allocated overhead. Isama niyo pa rin yung mga direct cost, ha? Yung mga direct cost. Ito kasi mga indirect cost yung kaya natin ina-allocate. Kaya nga ibang, tanong, ibang tawag natin sa mga indirect cost ay allocated cost. Ina-allocate lang sila. Paano yung mga cost na talagang traceable na sa kanila, yung mga direct? I-add na lang natin yung dito para ma-compute natin yung total cost. Kasi ang tawag lang natin dyan, ito yung mga allocated costs. No? Eh kung itatanong sa problem, kung yung how much is the total cost equals the allocated cost plus direct cost. Ganun lang. No? Ito magiging sagot dapat dyan. Ito.